sir, the long wait is over after the postponement of the bar exam. So, what's your message for the takers for the 2021 Best Bar Ever? Taga-taga ano lang kasi lahat naman tinamaan mga negosyo. Buong mundo yan eh. Siyempre yung iba excited na makapag-bar examination. Yun lang nga, hindi na natuloy. So, na-delay lang isang taon. Pero, buong mundo naman talaga tinamaan ng crisis eh. Pero, mag-ano pa rin tayo, dapat naging opportunity yon para makapag-aral ng todo para matindi yung preparasyon sa dadating na bar. For the 2021 bar takers, ano yung focus nila when it comes to criminal law? Eh, yung palagi naman yung ano eh, hindi lang naman sa criminal law. Basic dyan is unang-una yung mga favorite bar topics. Pero minsan gumagalaw yan. May mga time kasi na kasi ang bar examination is not designed for everybody to pass. Talagang dinesign yan na para kinokontrol nila, nakaperato lang ang papasa. Siguro para ma-maintain yung prestige. So, minsan yung mga hindi paborito sa bar tinatanong. Pero ang normal is that yung mga favorite topic tinatanong. Tapos yung mga recent Supreme Court decision. Kasi yung examiner kasi ang tendency yan, kung halimbawa na nalaman niya na dinesignate siya as an examiner, ang tendency niya magbabasa yan. He will not rely on his yung mga stock knowledge niya. Nakakatakot eh kasi baka takot din sila na baka mamaya yung stock knowledge nila hindi na updated. Kumbaga may mga bagong Supreme Court decision abandoning a principle that they know. So ang ano niya, nagbabasa talaga sila ng mga bagong Supreme Court decision. So usually yung mga kakaiba kasi kung halimbawa may bagong Supreme Court decision on treachery, di na itatanong kasi wala kang maitatanong sa treachery. Ano itatanong mo doon? Nakatalagot sinaksak. No? Dahan-dahan lumapit sinaksak. Eh, di ba? Kasi hindi sila nagtatanong ng isang bagay na kayang sagutin. Madaling sagutin yan eh. Yung tinatanong nila yung mga complicated, yung mga mahihirap na topic. Tapos yung pending ng examiner, so for example si Justice Leonem, kasi yung pending ng ano ng chairman ng Bar Examination Committee, kasi yung examiner, they will submit questions, pero hindi ano yun, hindi lahat tinatanggap yan. Ang mamimili pa rin dyan yung chairman, at nagpapasok siya ng sarili niyang tanong. Yung normal ha, ang pinaka-normal dyan, yung examiner mismo nagpapasok ng tanong. So in crafting a question, syempre subconsciously na ipapasok niya yung mga bagay-bagay na pinag-aralan niya kasi he penned a decision. Ano ba ba? 3 months ago, merong isang issue, nakipag-debate sa kapwa niya justice. So nag-research siya, so nagkaroon siya ng magandang updates dun sa topic na yon. May tendency kasi na in crafting the question na ang naaano niyang tanong yung mga bagay na pinag-aralan niya ng todo. Kasi pag may issue, pag-aaralan mo yan, babasahin mo yung mga Supreme Court decision, etc. So, nagkakaroon ka ng mastery. So, that is the tendency. Pero, minsan, may mga time na, ano eh, na talaga nag-a-adjust ang bar eh. Hindi din riya. Pero, yun ang normal. So, mas maganda, pag-aralan. May time na, ano, na walang decision,
yung chairman, ni isa wala. Kung meron man, isa, dalawa lang. Tapos yung huli, yung mga nangyayari sa yung mga nababasa natin sa news, di ba, later on, sila nagkakaroon ng issue sa prescription, yung issue sa yung bagong bill sa dangerous drugs law. Kasi yan, yung mga examiner at saka yung chairman, nanonood din ng, ano yan, ng TV, ng news, babasa ng dario. So in the process, yung mga nababasa natin sa dario, yung mga pumuputok sa issue sa social media, nakakarating sa kanila yon. At saka mismo doon sa research nila, siyempre nagpapatulong din yan eh. Nakakarating sa kanila. So in the process of crafting a question, minsan hindi naman deliberate, pero subconsciously yun ang nailalagay nila as an issue. Pero ito sa mga social media, huwag kayong mag-rely doon sa yung mga experts sa social media, kasi ang problema sa hindi naman lahat ha, pero madalas na nangyayari, although hindi naman lahat, na yung expert, yung opinion niya base dun sa ano niya eh, political inclination niya. Halimbawa may issue regarding involving the government, yung opinion niya will depend on kung pro-Duterte siya o anti. So, yes. So halimbawa, malapit ka sa expert ka, pero malapit ka sa kay Duterte, mapapansin mo yung opinion niya will be crafted in such a manner that his opinion will be pro-Duterte. Pag anti-Duterte naman yan, ang tendency, yung opinion niya anti-Duterte, which is not good sa pagdating sa bar examination. Kasi sa bar examination, may mga technicality yan, may mga principles, may mga Supreme Court decision. So, hindi pwedeng, according to ganito, ganyan, hindi pwede yun kasi Supreme Court decision yan eh. So, kaya nga ako pag may issue, minsan kasi pag may lumabas na issue, nagtatanong na agad nila sa akin. Pag may message sa Facebook. Sabi ko, hindi, pag-aaralan ko muna yan. Hindi basta-basta yan kasi pag nagbigay ka agad ng opinion, napakadelikado yun. Dapat i-analyze mo muna ng todo para malaman mo kung whether my opinion is favorable or not favorable to the government or to kay Duterte. Wala sa akin yan kasi importante kung ano talaga yung ano eh. Kasi ang ano ko talaga, pang bar talaga ako eh, yung makakatulong sa estudyante. Ako meron akong tendency, pag merong mainit na issue, tapos naglabasan yung mga experts sa social media, tapos yung public is already convinced na ito yung tamang opinion, pero sa analysis ko mukhang may problema to. Usually, nagpapalabas ako ng write-up sa Facebook kasi naaawa ako dun sa mga mag-cover na magkakaroon sila ng idea na ito yung tamang opinion na mukhang hindi naman pala. Yun ang isang tendency ko na mapapansin mo, marami ako opinion sa Facebook na parang kumukontra kung ano yung normal perception ng social media. Sinasadya ko talaga yun kasi kung halimbawa tama naman, halimbawa in-interview sila, tama sila, hindi na ako mapapakawala ng opinion kasi alam na ng mga sadyante ko na yung opinion na kumalat sa social media. So, convincido na sila na tama yun, which is tama naman. Pero, pag napansin ko na parang na-convince, yung sa social media, yun ang trending, yun ang analysis nila. Tapos, parang may problema to. Nagpapakwala ako ng write-ups. And that is the end. If this audiobook has helped you, please comment down below and like and share our video to someone who might need it. Thank you so much for making us your law school buddy.